Hindi mo pa rin ba nakukuha hanggang ngayon, Griselda? Habang asawa ka ni Raven, you will always be the one who should donate your liver to me. May pang-aasar pa nang umisi sa kanya si Antis, ang adopted sister ng kanyang asawa. Your husband loves me so much na pinakasalan ka niya para lang maligtas ako. At ito ang tatandaan mo. Sa oras na mawala ka, ako naman ang pakakasalan niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nagtagis ang bagang ni Criselda dahil sa sinabi ni Antis. Ganun pa man, ay pinigil niya ang kanyang sarili na huwag itong mapagtaasan ng boses. After all, mahal na mahal ito ng kanyang asawa. Konting pagkakamali niya lang ay maaari siyang malagay sa kapahamakan. Huwag kang masyadong umasa, Antis. Ang tingin sa'yo ng aking asawa ay isa lang na nakababatang kapatid. Kahit kailan na hindi kanya magugustuhan at mamahalin. Dahil ako lang ang nag-iisang mahal niya. At ako ang pinakasalan niya. Ngumiti si Criselda kay Antis bago dumukwang at inayos niyang kumot nito. Kaya mabuti pa, itigil mo ng pag-aasyo mo. Mabait lang sa iyong asawa ko dahil ang ama mo ang nagligtas sa kanya noon. Humalakak naman si Antis sa kanyang sinabi. Aagawin ko siya sa'yo. And I'll make sure that he sees more than a sister. Kaya ngayon pa lang, ay naaawa na ako para sa'yo, Criselda. But I'm also thankful. Sa ginawa mong to ay binigyan mo lang ako ng pagkakataon para mas makasama si Raven ng matagal at matupad namin ang lahat ng pangarap namin na maging isang masaya at kompletong pamilya. Naputol din ang kanilang pagtatalo nang pumasok na sa loob ng kwarto si Antis ang asawa niyang si Raven. Katulad ng madalas sa gawin ni Antis at tuwing nasa malapit ang kanyang asawa ay nagsasakit-sakita na naman ito. Kahit pa ang totoo naman ay bumubuti na ang lagay nito dahil sa lahat-lahat ng naging tulong niya. Hindi rin nakatakas sa paningin ni Criselda ang pagdilim na mukha ni Antis nang siya ang unang lapitan ni Raven para batiin at humalik sa kanyang labi. Nagpahinga ka na ba? Tanong ni Raven sa kanya sa mababang tono. Oo, pero kailangan pa ni Antis ang tulong ko kaya ako narito. Paliwanag ni Criselda. Tumango naman si Raven. Maraming salamat sa pag-aalaga sa kanya. Pinagmasdan ni Criselda kung paanong kumislap ang mga mata ni Antis nang lapitan nito ni Raven at nagkunwari naman itong hinahina para tulungan nito ni Raven na maupo. Iniinom mo na ba ang gamot mo? Tanong ni Raven. Oo, Raven. Pinainom na ako ng mga doktor ng gamot ko. Sagot naman ni Antis sa kunwari ay nangihinang boses. Huwag ka munang magkikilos at baka may mangyari ulit sa'yo. Paalala ni Raven kay Antis. Hindi ba't ang sabi sa'yo ng doktor ay kailangan mong magpahinga para mas mabilis ang pagbalik ng lakas mo? Huwag ka masyado mag-alala sa akin, Raven. I am stronger than you think. Tumawa naman si Antis at saka pinakita ang muscles. Ngumiti naman si Raven sa anasal nito. If you're a superhero, kailangan mo pa rin naalagaan ang sarili mo para hindi ka maging sakitin. Hindi ba't andyan ka naman para alagaan ako pag may sakit ako? Sabi ni Antis na nagpapakyut pa na boses at sa sandali na yon ay gusto na ni Criselda na sampalin ito. Bakit ba hindi mapansin ang asawa niya ang itinuturing nitong nakakabatang kapatid ay may pagtingin para dito? It was very obvious pero itong asawa niya ay nananatiling bulag. Ang totoo ay hindi lamang ang asawa niya ang bulag sa katotohanan na yon, kundi maging ang ina ni Raven na sobrang mahal na Antis. Ang dahilan kung bakit hindi masabi ni Criselda ang tungkol doon sa kanyang asawa ay dahil sa alam niya na hindi ito maniniwala sa kanya at siya lamang ang magmumukhang masama sa paningin ng mga ito. Just because I'm here doesn't mean you have to be dependent on me. Paalala ni Raven kay Antis sabay pintik nito ng noon ni Antis ng umuso. Gusto na rin namin ni Criselda na magkaroon ng anak. Kaya nagpagaling at magpalakas ka para makalaro ka na ng magiging anak namin, okay?
Alam ni Criselda na hindi masaya si Entis sa sinabing yun ni Raven. Ganon pa man ay tumango ito kay Raven at nang sandali naman na tumingin sa kanya si Entis ay inisingin niya ito na kinasama naman ang mukha ni Entis. Sa sandaling yun ay tunay na masaya ang puso ni Criselda dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Katulad nga ng sinabi ni Entis ang dahilan kung bakit siya pinakasalan ng asawa niyang si Raven Sotelo ay dahil sa siya lang ang isa sa may mga rare genetics na maaaring makatulong para dugtungan ang buhay ni Entis Voldemort, ang adopted sister ni Raven. Mahal na mahal ni Criselda ang kanyang asawa, kung kaya siya pumayag na may kasal dito kapalit ay magdodonate siya ng liver kay Entis. Ngunit ang hindi lubos akalain ni Criselda ay ang malaman na hindi lang pala basta nakatatandang kapatid ang tingin ni Entis sa kanyang asawa. Matagal na itong may pagnanasa kay Raven at nagsasakit-sakitan lang ito para makuha ang atensyon ng kanyang asawa. You're not going to say anything useless and impossible about my sister, aren't you? Tanong sa kanya ni Raven habang nagmamaneho. Kasalukuyang nasa loob sila ng sasakyan at pauwi na sa kanilang bahay. Hindi ka naman siguro nagsiselos ulit sa kanya at mag-iisip ng kung ano-ano. Sa totoo lang ay ilang beses na din sinubukan ni Criselda na sabihin kay Raven ang kanyang nararamdaman at kung paanong hindi siya komportable sa inaasta ni Entis. Pero tulad ng inaasahan niya ay nagalit ito sa kanya at sinabi na kung ano-ano ang mga iniisip niya. Ang laging sinasabi sa kanya ni Raven ay kapatid na ang tingin nila Entis sa isa't isa. Hindi na sinagot ni Criselda ang sinabi ni Raven at tumingin na lang siya sa labas ng bintana. Pinagmamasahan ang mataas na buildings na nadaanan nila. Mas pipiliin niya na lang na manahimik kesa mag-away ulit silang mag-asawa. May nangyari ba kanina kay Entis habang wala ako? Paglipas ng ilang sandali ay nagtanong ulit si Raven sa kanya. Wala, sagot ni Criselda. Tinulungan ko lang siya kanina na pumunta sa banyo. Dahil gusto niya raw na makakausap ay nanatili muna ako sa loob ng kwarto niya ng ilang oras. Mabuti naman at kahit papaano ay nagkakasundo na rin kayong dalawa. Yeah. Sa totoo lang ay pinapakisamahan niya lang talaga si Entis dahil ayaw niya na magagalit ulit sa kanya ang kanyang asawa. Nung huli na nag-away sila ni Raven ay hindi niya ayon magustuhan at hindi siya mapakali. Mas lalong ayaw niya na mag-away sila dahil alam niya na pag mangyari yon ay mas lalo lang mabibigyan ng pagkakataon si Entis na magawa ang plano. Raven, tinawag ni Criselda ang asawa na kakalabas lang mula sa banyo. Wala itong suot na damit pang itaas at may hawak ito na puting towel at ginagamit pa muna sa basang buhok. Tumingin ito sa kanya sabay nagtaas ng kilay. Nakaupo si Criselda sa dulo ng kama at nag-aalangan kung dapat niya bang sabihin. Naglakad si Raven papunta sa tabi niya at kapag kuha ay sinampay nito sa balikat ang hawak na towel bago naupo sa tabi niya. Anong problema? Tanong nito nang mapuna na para bang hindi siya mapakali. May nais ka bang sabihin? Tumingin siya sa mga mata nito. Naglilikom siya ng lakas ng loob na sabihin sa asawa ang kanina niya pang iniisip. Tungkol sa sinabi mo kanina kay Entis, pwede na ba talaga tayong magkaroon ng anak? Yes, sa tingin ko ay hindi pa naman kailangan ni Entis ang liver transplant. Hindi ba't noon mo pa gustong gusto na magkaroon ng anak? That's why I stopped using protection for that reason. Napangiti si Criselda at tumangutango. Noon pa man ay gusto niya na magkaanak na sila ni Raven. Pangarap niya kasing talagang maging isang ina at sobrang hilig niya rin sa mga bata. At syempre, masigit siyang magiging masaya kung si Raven ang magiging ama ng mga magiging anak niya. Ngunit ang plano nila na magkaroon ng anak ay tila hindi naman na matutuloy dahil ilang linggo lamang mula noon ay kinailangan na ni Entis ang liver. Hindi nila alam kung anong nangyari at bigla na lang kinailangan ni Entis ang liver niya. Ngunit wala naman siyang ibang choice kundi ang pumayag sa nakatakdang araw ng operation. Na-disappoint pa nga siya pero naiintindihan niya naman na kailangan na ni Entis ang tulong niya. Congratulations, Mrs. Sotelo! You are 4 weeks pregnant! Nakangiti na sabi sa kanya ni Doktora Zapanta. Kung kailan malapit na ang araw ng operation, ay saka na malalaman ni Criselda na siya ay nagdadalang tao na. Nabigla siya ngunit masaya rin siya na maging isang ina na siya. Pakikiusapan niya na lang siguro si Raven at Entis na hindi muna matuloy ang transplant para na rin sa kaligtasan na magiging anak nila.
Maraming salamat po, Doktora. Nakangiting sabi ni Griselda. Ngumiti rin sa kanya ang Doktora. Ngayon na nagdadalang tao ka na, kailangan mo alagaan doble ang pag-aalaga mo sa iyong sarili. Please avoid too much stress dahil makakasama yan para sa inyo na magiging anak mo. Inisa-isa pa nga sa kanya ng doktor kung ano ang kailangan niyang gawin para mas mapanatiling ligtas ang pagdadalang tao niya. Masayang-masayang puso niya dahil na-confirm niya na nagdadalang tao nga siya. Ang akala niya kasi ay namali lang ang resulta na lumabas sa pregnancy test na ginamit niya kagabi. Kaya naman ay nagtungo siya sa clinic para ma-check kung ano ang totoo. Sobrang masaya ang puso ni Griselda at ang pakiramdam niya ay nananaginip lang siya ngayon. Alam niya rin na magiging masaya rin ang kanyang asawa pag sinabi niya dito na magkakaanak na sila dahil plinano na rin nila na magkaroon ng anak. Sa pagdating ng kanilang anak sa kanilang buhay, alam ni Griselda na mas lalo silang magiging masaya. Ilang beses nang sinubukan ni Griselda na sabihin ang totoo sa kanyang asawa, ngunit lagi itong busy sa trabaho nito sa opisina. At kung may oras naman ito, si Antis ang inaasikaso dahil sa palala na raw ng palala ang kondisyon nito. Hindi pa masabi ni Griselda kay Raven na hindi na matutuloy ang pagdodonate niya ng liver para kay Antis dahil ayaw niya namang malagay sa kapahamakan ng buhay na magiging anak nila. Naghihintay pa siya ng magandang pagkakataon para masabi dito. Kamusta na po ang kalagayan ni Antis, Doctor? Tanong ni Griselda kay Doc Black. Ang isa sa mga doktor ni Antis paglabas nito mula sa kwarto ni Antis. Talaga po bang kailangan niya ng liver ko? Hindi na po ba maaagapan ang lagay niya? Sa tingin ko po kasi hindi na po ako maaaring mag-donate ng liver sa kanya. Diretsong tumingin sa kanya ang beding mga mata ng doktor. Anong dahilan at hindi ka na makakapag-donate? Hinawakan ni Griselda ang tiyan niya at nakaramdam siya ng takot para sa anak. Ayoko po kasing mapahama kang dinadala ko. Bumaba ang tingin ng doktor sa kanyang kamay na nakahawak pa rin sa kanyang tiyan. Kapag kuwan ay binalik nito ang tingin sa mata niya. Kung ganoon ay maaari pa naman nating i-reschedule ang operation niya. Hindi pa naman niya kailangan ng liver mo sa ngayon dahil bumubuti naman ang lagay niya. Ang totoo nga niyan ay hindi ko rin alam kung ano ang tunay na dahilan at kung bakit gustong-gusto ni Miss Antis na gawin na sa lalong madaling panahon ng operation. Pero huwag kang mag-alala. I'll talk to Miss Antis and to your husband as well para maipaliwanag ko ang lahat sa kanila. Napangiti si Griselda sa sinabi ng doktor. Maraming salamat kung ganun, Doc. Tinawaan lang siya ng doktor at umalis na ito. Ang akala ni Griselda ay sobrang sungit ng doktor na yon dahil sa tuwing nagkikita sila ay hindi man lang itong umingiti. Buti na lang at magbait din pala at saka nauunawaan ang sitwasyon niya. Samantalang na makaalis ang doktor ay lumabas naman si Antis mula sa kwarto nito. Nakaupo ito sa wheelchair at masama ang tingin nito sa kanya. Narinig pala nito ang lahat ng pinag-uusapan nila ng doktor kanina at hindi nito iyon nagustuhan. Antis, mabuti naman at nakakakilos ka na ng mag-isa. Sabi niya dito nang may pag-aalala bago ito nalapitan. Tutulungan na kita para hindi ka mahirapan. Hindi niya na natapos ang sasabihin nang biglang tumayo si Antis at walang ano-ano ay sinampal niya ng sobrang lakas na naglikha ng malutong na tunog. Gulat na napahawak si Griselda sa mukha niya at nanlalaki ang mga mata na tiningnan niya ito. Walang kahirap-hirap na tumayo ito. Na para bang wala naman itong malubang sakit. Sobrang katimurin talaga, no? Sigaw nito sa kanya. At nang hindi pa makontento, malakas itong hinila ang buhok niya. Dahil sa ayaw ni Griselda na masaktan si Antis, dahil sa may sakit ito ay hindi na siya gumanti pa. At napahawak na lang siya sa kamay nito na may hawak sa buhok niya. Bakit? Ano bang ginawa ko? Nasasaktan na tanong ni Griselda. Pati ba naman ang doktor ko ay nagawa mo ring landiin? Hindi ka na talaga nakontento kay Raven? Mas lalo pang lumakas ang pagkakasabunot nito sa kanya. At talaga napapuntis ka pa kay Raven, ha? Malandi ka talaga! Malandi ka! Asawa ko sa Raven, Antis! Walang problema kung magkaanak man kami. Aray, bitawan mo nga ang buhok ko! Walang hiya ka talaga, Griselda. Walang hiya ka. Bakit ba kasi ikaw pang minahal ni Raven?
Bakit hindi na lang ako? Ano pang meron ka na wala ako, ha? Mas maganda naman ako sa'yo at mas matagal na kami magkakilala. Hindi rin hamak na mas mayaman ako sa'yo. Bakit ikaw pang pinili niya at ikaw ang pinakasalan niya, ha? Bakit ikaw pa? Nanlaki ang mga mata ni Criselda nang bigla siyang tinulak na entis, dahilan para mapaupo siya sa sahig. At dahil sa lakas ng pagkakatulak nito sa kanya at sa lakas din ng pagbagsak niya, ay napahawak si Criselda sa kanyang tiyan sa sobrang sakit. Nilukob ng takot ang buo niyang pagkatao. Sobrang sakit na nararamdaman niya. Takot na takot siya para sa anak. Criselda! Boses iyon ni Raven na nang sandaling marinig si Antis ay agad na kunwari na nasaktan. Naupo ito sa sahig at para bang hirap na hirap. Dumating si Raven at nang makita nito sila ang una nitong ginawa, ay nilapitan si Antis sa tulungan nitong tumayo. Raven! Umiyak na sabi ni Antis sa bayakap maging kay Raven. Anong nangyari? Naguluhan naman ang tanong ni Raven habang ang mga mata ay na kay Criselda na hirap na hirap at napapabaluktot sa sakit ng tiyan. Tinulak niya ako ng malakas! Umiyak na sabi ni Antis at sinubukan na magpaawa. Hinaawa niya ako dahil nagsiselos siya sa akin kasi lagi na lang daw nasa akin ang atensyon mo. Nang sabi ko naman sa kanya ay dahil lang yan sa may sakit ako pero ayaw niyang maniwala at sinaktan niya pa rin ako. Hindi. Nahihirapan na nagsalita si Criselda. Hindi yan totoo. Siyang nanakit. Wala akong ginawa sa kanya at nagpapanggap lang siyang may sakit. Hindi niya nagawang tapusin ang sasabihin dahil pagalit na pinutol ni Raven ang pagsasalita niya. Stop lying, Criselda. Alam ko kung anong totoo. Ginawa mo na to noon. Kaya hindi malabo na ikaw ulit ang may kasalanan nito ngayon. Hindi na nagawa pa ni Criselda na ipagtanggol ang kanyang sarili dahil tuluyan na siyang dinugo at nawala na rin siya ng malay. Nang magising si Criselda ay mag-isa lamang siya sa loob ng silid. Agad niyang hinawakan ang tiyan niya at labis ang takot na nadama niya para sa anak. Natatakot siya na baka may kung anong masama mangyari sa anak niya. Bumukas ang pinto at pumasok sa loob si Raven at si Dr. Black. Walang emosyon ang mukha ni Raven na lumapit sa tabi niya na para bang wala man lang itong pag-aalala para sa kanya. Kamusta ang anak ko? Tanong ni Criselda. We can have another child, Raven said nonchalantly. The baby didn't survive. Hindi na napigilan ni Criselda ang pagbuhos ng kanyang mga luha sa pagkawala ng anak niya at mas lalo pa siyang nasaktan dahil para bang baliwala lamang kay Raven ang nangyari. Hindi man lamang ito nagalit kay Antis. At mas inuna pa nito ang babae na yon kesa sa kanya na sarili nitong asawa at may higit na kailangan dito. Isang tawag lang ng nurse kay Raven at sabi na kailangan nito ni Antis ay iniwan agad siya nito. Don't cry. Malamig na sabi sa kanya ni Dr. Black na naiwan niyang kasama sa loob ng silid. I lied to your husband. What? Your baby's safe, don't worry. He's stronger than you think. Sa kabila ng nangyari ay sobrang masaya si Criselda na nagawang makaligtas ang anak niya. Hindi niya na rin masyadong kina-question ang dahilan ni Dr. Black kung bakit nito nagawa na magsinungaling sa halip ay laking pasasalamat niya pa na ginawa iyon ni Dr. Black. Nang sandaling yon ay nasabi ni Criselda na hindi niya hahayaan ang anak niya na lumaki na may ganoong klaseng ama. Kung kailangan niyang palakihin mag-isang bata ay gagawin niya. Huwag lang itong lalaki na kasama ang ama nito. Gusto mo ba umuwi na tayo? Tanong ni Raven sa kanya. Hindi pa man ito sabihin ay alam ni Criselda na galing na naman ito sa salid ni Antis para mas unang alamin kung ayos lang ba ito kaysa sa kanya na asawa nito. Nakausap ko ng doktor. Ang sabi niya ay pwede ka na raw makauwi at sa bahay na magpahinga. Pero kung gusto mong manatili dito, gusto ko na umuwi. Sagot niya bago tumingala sa mga mata ni Raven. Sa amin. Gusto ko nang bumalik sa pamilya ko. What? Let's get a divorce, Raven. Ayoko na. Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Natigilan si Raven sa kanyang sinabi. You don't know what you're talking about, Criselda. Hindi ba ang usapan natin noon ay magpapakasal tayo kapalit ay magiging liver donor ka na Antis? Ayoko na, Raven.
Sawa na ako na ang tingin mo lang sa akin ay isang liver donor na magliligtas sa kapatid mo. Kesa tingnan mo ako bilang asawa mo. Mariina na papikit si Raven sa Ines sabay minasahe ang sentido. Iyon na naman bang dahilan kung bakit gusto mo na makipag-divorce? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na kapatid ko si Entis? Keso anak pa ang maging tingin mo sa kanya, wala akong pakialam. Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Sawa na ako. I'm exhausted from constantly being ignored and treated like a cure for your sister's illness. I've reached my limit. And I think it's time for us to end everything. Buo na ang pasya ni Griselda na makikipaghiwalay ito kay Raven. Hindi niya hahayaan na lumaki ang anak niya sa ganoong klase ng pamilya. Mabuti na lang at sa ibang bansa sila kinasal ni Raven noon dahil yun ang gusto ng ina nito kaya mabilis ang process ng kanilang paghihiwalay. Noon lang napagtanto na nakakadiri pa lang paggamit niya sa apelido na Sotelio. Lady Griselda, nakahanda na pong divorce paper. Pirma na lang po ninyo ng iyong asawang kailangan at mawawala na ng bisang kasal ninyong dalawa. Tinanggap ni Griselda ang brown envelope na inabot ni Mr. Salvacion. Laman noon ay divorce paper na may pirma niya na. Ginamit ni Griselda ang mga connections niya kaya mabilis ang naging proseso ng divorce na ni Raven. At kahit anong gawin na pagpigil ng mga Sotelio sa nais niyang mangyari, ay wala silang nagawa. After all, hindi pa kilala ni Raven ang tunay na pagkatao ng asawa nito. At lahat sila ay naniniwala sa kasinungalingan niya ngayon. Sign it now, Raven. Nakaupo ngayon si Griselda sa harapan ni Raven. Kanina pa siyang naiinis dahil hindi pa rin ito pinipirmahan ng divorce paper na nakalatag sa harapan nito. Hindi mo alam ang ginagawa mong to, Griselda. If I sign that, you will regret it later. Saad ni Raven. Wala akong kahit anong pagsisisihan, Raven. Being with you for the last 2 years was the biggest mistake of my life. Think of it first, Griselda. Mabibigyan kita ng maayos sa buhay kung mananatili ka sa piling ko. Kailangan na entis ang liver mo. Hindi ba't yun ang naging usapan natin noon kaya tayo kinasal? Gusto ni Griselda na mapangiti na mapait. Matapos ang lahat ng mga nangyari ngayon, ay nasa isip pa rin nito yung adopted sister nito. She will not have my liver, Raven. Hindi ko ibibigay sa kanyang liver ko. You signed that contract. And this is what it says when we got married. You will give my sister half of your liver. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko, Raven? Hindi ko ibibigay sa kanya ang liver ko. Marahil ay naging tanga ko at pumayag ako sa gusto mong mangyari noon. I used to be foolish. But since I've learned from my mistakes, nagising na ako sa katotohanan. Walang makakakuha sa liver ko. Bakit mo ba ginagawa ang lahat ng to? Dahil sa pera? Tell me how much you want and I'll give it to you. Do you still think I married you because of your money? Gumiti si Griselda at napailing. You're so naive. So stupid, Raven. Niluloko ka na ng lahat ng tao sa paligid mo. You can't even tell who's real or not. Pareho kayo ng mama mo, na tanga. And let me tell you this. Hindi ko kailangan ng pera mo. I don't need anything from you. From a mistake I've ever committed. How dare you to say that? You ungrateful brat! Galit na galit sabi ng ina ni Raven, sabay malakas na tumama ang palad nito sa mukha niya. Kung talagang gusto mo makipaghiwalay sa anak ko, at ang tingin mo sa naging pagsasama ninyo ay malaking pagkakamali, then leave! But I'm telling you, don't regret anything dahil sa oras na umapakas palabas ng bahay na to, you will never be part of the family at wala ka ng kahit anong babalikan pa. Ngunit bago pa man matapos ni Valencia ang sasabihin, tumayo na siya. Oh, before I leave, there's one thing I wanted to tell you. Binitin pa ni Griselda ang sasabihin. Tiningnan niya ang dalawa na para bang may pang-aasar sa kanyang tingin bago gumuhit ang ngiti sa labi niya.
at itinuloy niya na ang kanyang sasabihin. Just make sure that I will be the one who will regret after this. Be careful, baka pagdating ng panahon ay kayo palang magsisi. Matapos mapirmahan ni Raven ang divorce paper nila, tumalikod na siya at iniwan ang mag-ina. Bagaman buo na ang kanyang desisyon na hiwalayan si Raven, ay hindi niya pa rin pigil ang kanyang luha. Kahit katiting na pagmamahal ay hindi malang naramdaman ni Raven sa kanya. Wala man lamang itong ginawa para pigilan siya na umalis. Walang tigil sa pagbuhos ang kanyang luha habang nasa loob siya ng taxi. Nakahawak ang kamay niya sa tiyan niya at paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa magiging anak niya. Ngayon na hiwalay na sila ni Raven, sumusumpa si Criselda na wala nang kahit sino ang makakapanakit sa kanya, lalong-lalo na sa magiging anak niya. Ano? Nauntog ka na ba at nagising sa katotohanan na walang kwentang lalaking pinakasalan mo? Galit na sabi ng ama ni Criselda ni si Don Ruiz. Matapos ang nangyari kanina ay dumiretso siya sa kanilang mansyon at paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa kanyang magulang matapos niya silang talikuran para sa walang kwenta na Raven's Hotel yun na yon. Napahikbi si Criselda. Dad, noon pa man na hindi na gusto ng magulang niya si Raven. Ayon sa kanila, ang lalaki na yon ay hindi nararapat para sa kanya. Pero mas pinili pa rin ni Criselda na manaigang pagmamahal niya para sa walang kwentang lalaking yon. At nagawa niya pang talikuran ng mga magulang niya. At dahil sa galit ng kanyang mga magulang sa ginawa niya yon, ay itinakwil siya ng mga ito. Kung kaya naman ay nagpanggap si Criselda na isang mahirap. At yun ang dahilan kung bakit inisip ni Raven at ng ina nito na pinakasalan niya lamang si Raven dahil sa pera nito. Ngayon ay napatunayan ni Criselda na tama nga ang kanyang mga magulang. Matapos ang 2 taon ay sakalang siya nagising sa katotohanan. Ilang beses ko namang sinabi sa iyo na ang lalaking yon ay walang kwenta. Pero hindi ka nakinig sa akin. Bagkos ay siya pa rin ang pinili mong pakasalan. Sad ulit ni Don Ruiz. Ngayon ano? Ikaw pang nasasaktan. Kung sana lang ay nakinig ka sa sinabi ko noon, hindi na mangyayari ang lahat ng to. Hindi ka na sana umiiyak at nasasaktan dahil sa isang lalaki, Criselda. I'm sorry, Dad. Mom, patawarin niyo ako kung hindi ako naniwala sa inyo noon. Patawarin niyo ako kung mas pinili ko si Raven kaysa sa inyo. I'm so sorry. Iyak ng iyak si Criselda sa harap ng kanyang mga magulang. Ang ama niya ay nananatili na madilim ang mukha habang ang kanyang ina naman ay nahahabag na makita siya sa ganitong sitwasyon. Let's give her a chance, Ruiz. Saad ni Aliana sa asawang si Ruiz. At kahit gaano pa mang kagalit ang mga magulang niya, dahil nga sa mali niyang desisyon, ay hindi naman nila magawa na tiisin ang bunso nilang anak. Pinatuloy pa rin siya ng mga ito sa kanilang tahanan kung saan ang tingin sa kanya ng lahat ay isa siyang tunay na prinsesa at hindi lang isang liver donor ng adopted sister ng dating niyang asawa. Lady Criselda, ngumiti at yumuko sa kanyang harap ang tapat niyang butler na si Cloud Montero. Masaya po ako at nagbalik na kayo, Lady Criselda. Kaya tagal po namin hinintay ang inyong pagbabalik. Ngumiti rin si Criselda. Maraming salamat, Cloud. Ikaw pa rin ba magiging butler ko? Sa ngayon po ay ako ang butler ng iyong nakakatandang kapatid. Pero sa tingin ko po ay maaari niyo rin po akong hilingin kay Lord Regulus na ako rin po ang maging butler ninyo. Tumango si Criselda dito. Salamat, kakausapin ko na lang ang kuya pagdating niya mamaya. Dumiretso na siya sa dating niyang silid para magpahinga. Napakarami nang nangyari kay Criselda ngayong araw na to. At sobrang na-overwhelm na siya sa lahat ng pangyayari. Gusto niya na munang ipahinga ang sarili niya. Sa labis sa pagod ng katawan niya at isip ay nakatulog si Criselda. Makalipas ang ilang oras ay nagising siya mula sa isang katok. Lady Criselda, pumasok sa loob ng kwarto niya si Cloud na may dala ng pagkain para sa kanya. May dala akong pagkain para sa inyo. Batid kong gutom na kayo kaya kumain muna kayo. Nilapag ni Cloud sa wooden bench na nasa paanan ng kama niya ang dalang pagkain. Nagpasalamat naman si Criselda dito. Si Cloud ay kababata niya at mula ng 10 taong gulang pa lamang ito ay nagtrabaho na ito sa kanilang pamilya bilang isang butler.
Katulad ni Criselda ay galing din sa mayamang pamilya si Cloud. Pero mas pinili nito na manilbihan sa kanilang pamilya bilang pasasalamat sa kabutihan ng magulang niya sa pamilya nito. Unang naging butler ng kuya niyang si Regulo si Cloud. Ngunit noong 15 taong gulang na si Criselda, itinalaga ng mga magulang niya si Cloud para maging butler niya. Matapos ang lahat, ay nananatili na tapat sa kanila at kanilang pamilya si Cloud. Batid ko na hindi mo magugustuhan ang luto ng bagong chef, kaya ako nang naganda niyan para sa'yo. Ngumiti sa kanya si Cloud. Kumain ka na. Nakabalik na rin si Lord Regulus, ngunit mas mainam kung kakain ka muna bago mo siya kausapin. Yumuko sa harapan niya si Cloud bago lumabas ang kwarto niya. Sinimula na rin ni Criselda ang kumain. Walang nagbago. Kahit 2 taon mula nang umalis siya sa mansion nila, ay tandang-tanda pa rin ni Cloud kung ano ang templa na gusto niya. Matapos siyang kumain ay hinanap niya kung saan ang kuya niyang si Regulus para makausap ito at makahingi siya ng tawad sa lahat ng nangyari. Ganun na lang ba talaga lahat ng yun para sa'yo, Criselda? Matapos mo kaming iwan para piliin ang walang kwentang lalaki yon? Bigla ka nalang babalik na para bang walang nangyari? Ganun ba yon? Naiinis sa tanong ni Regulus. I'm sorry, kuya. Umiiyak na sabi naman ni Criselda. I know, sobrang laki na naging kasalanan ko sa inyo. Patawarin mo ako kung nagawa ko man kayong talikuran nila, ma'am, noon. I am very sorry if I didn't listen to you. Napailing sa kanya si Regulus. Alam ni Criselda kung gaano siyang kamahal ng kuya niya. Prinsesa ang turing nito sa kanya. At mula bata pa ito, ay ito nang nagtanggol sa kanya. Kaya nauunawaan niya kung galit man ito sa kanya matapos niyang magawa na talikuran nito para sumama kay Raven. At kahit ano ay handang gawin ni Criselda para lamang muli niyang makuha ang kapatawaran nito. Kahit gaano pa katagal, ay kaya niyang hintayin. Kahit lumuhod pa siya sa harap nito ay gagawin niya, muli lang siyang mapatawad ng pamilya niya. Palibhasa, alam mo na isang iyak mo lang sa harap namin. Isang hingi mo lang ng tawad, mapapatawad ka namin kaagad. Sad ni Regulus bago siya niyakap ng mahigpit. Don't cry. Ang mahalaga ay nagbalik ka na. At wala ka na sa piling ng walang kwenta mong asawa. At wala kang galos na binalik sa amin. Masaya rin ako at nagising na sa katotohanan na walang kwenta ang lalaking pinakasalan mo. Mas lalo umiyak si Criselda habang yakap siya ni Regulus. I'm very sorry for everything I've done, kuya. At maraming salamat sa pagpapatawad sa akin. Masaya si Criselda dahil matapos ang lahat ng mga mali niyang desisyon sa buhay, ay napatawad pa rin siya ng pamilya niya. At tinanggap siya ulit ng mga ito. Laking pasasalamat niya na hindi lalaki ang anak niya na iniisip na kinagagalitan nito ng lahat ng tao sa paligid nila. At masaya rin ang magulang ni Criselda nang sabihin niya na nagdadalang tao siya. Kahit walang kwenta ang ama ng pinagbubuntis niya. At tanggap na tanggap nila ito dahil wala namang kasalanan ng bata sa maling nagawa ng ama nito. Matapos ang lahat ng mga nangyari sa kanya noon sa piling ni Raven, matapos ang lahat ng sakit na napagdaanan niya, sumumpa si Criselda sa sarili na kahit anong mangyari ay hindi niya na ulit hahayaan ang sarili na maging tanga sa pag-ibig. Hindi na ulit siya mabubulag sa sobrang pagmamahal niya sa isang lalaki at hindi na ulit siya iiyak dahil sa kanila. At sinusumpa niya rin na lahat ng mga nagparamdam sa kanya ng sakit, lahat ng naging dahilan para tumulo ang luha niya ay magsisisi sa ginawa sa kanya. Nagawa ko na pong lahat ng pinag-uutos niya sa akin, Lady Criselda. Nakausap na po namin ang malalaking investors ng Sotelio Group. At halos lahat po sa kanila ay pumayag na mag-withdraw ng investment sa mga Sotelio. Kapalit ng sinabi ninyo. Ngumiti si Criselda sa magandang balita na hatid ni Mr. Salvation. Mabuti naman kung ganon. Pero huwag po kayong titigil. Gusto kong tuluyan na bumagsak ang mga Sotelio. At gusto ko rin na makita ng dati kong asawa na nagkamali siya ng pinili niya ng paniwalaan. Tumago naman si Mr. Salvation sa kanya, sabay ngumiti na para bang alam na nito kung ano ang dapat gawin. Huwag po kayong mag-alala, Lady Criselda. Ngayon na nakumbinsin na namin ang ilan sa mga malalaki nilang investors, madali na lang para sa amin na magawa kung ano man ang gusto ninyo.
lalo na ngayon na nasa panganib ang buhay ni Miss Entis at hati ang kanilang atensyon. Nabigla si Griselda sa sinabi nito. Nasa panganib ang buhay ni Entis? Opo, Lady Griselda. Ayon po sa aking nakalap ng mga impormasyon, noong nakaraang buwan ay mas lalong lumala ang lagay ni Miss Entis. Nagtataka si Griselda sa sinabi nito. Pero paano mas lumala ang kanyang kondisyon kayong nung umalis ako ay mabuti naman ang kanyang lagay at hindi na kailangan ng kung anumang liver transplant? Kaibigan ko ang isa sa mga personal doctor niya at nabanggit niya sa akin na ang dahilan na bigla ang paglala ng kondisyon ni Entis ay dahil sa may mga gamot siyang nainom na hindi maganda sa kanyang kalusugan. Hindi magandang gamot? Napaisip muli si Griselda. Kung ganon, ay posible na kahit siya ay pinagsisinungalingan din ang kanyang mga doktor, tama ba? Tumango si Mr. Salvation. Sa tingin ko po ay yun din ang dahilan, Lady Griselda. Lalo pa may kasalanan ng ama ni Entis sa ama ng isa sa mga magaling na doktor na siyang tumitingin sa lagay niya. Ang ama ni Miss Entis ang dahilan kung bakit namatay ang ama ng isa sa mga doktor niya. Sa katunayan ay biglaan ang pagsiwalat ng katotohanan sa likod ng mga nangyari noon. Sa tingin ko ay mas malaking tao ang nasa likod ng lahat ng to. Hindi po ba kayo yon, Lady Griselda? Umiling si Griselda na puno ng gulat at pagtatakang itsura. Hindi ako yon. Wala akong alam sa kung ano man ang mga nangyayari kay Entis ngayon. Kung ganon, kung sino man ang tao sa likod nun, ay malaki naging tulong niya sa atin para mas mapabilis ang ating mga plano. Sabi pa ni Mr. Salvation, sabay ngumiti sa kanya. Opo kayo mag-alala, Lady Griselda. Nakakatiyak ako na tayo magwawagi dito. At ang lahat ng mga gumawa sa iyo ng mali ay magdudusa. Bagaman tama ang sinabi ni Mr. Salvation na kung sino man ang nasa likod ng mga nangyari kay Entis, ay may malaking tulong para masakatuparan ang plano niya na paghihiganti, ay hindi niya pa rin maiwasan ang hindi magtaka kung sino ang taong yon. Nais niya makilala kung sino man yon. Malaking tulong din para sa kanya ang lahat ng mga ginagawa nito. 3 buwan na ang lumipas mula na maghiwalay sila ni Raven. Bumalik na rin si Griselda sa katungkulan niya sa kanilang kumpanya. Tulad ng sinumpa ni Griselda, naghihiganti siya sa lahat ng may kasalanan sa kanya dahil sa ginawa nila noon. Nagsisimula pa lamang siya sa mga plano niya at sisiguraduhin niya na makikita niyang nalugmok ang lahat ng nagdulot ng sakit sa kanya noon. Kuya, tinawag ni Griselda si Regulus na seryoso nung kaupo sa swivel chair at may kung anong ginagawa sa laptop na nasa harap niya. Naupo rin si Griselda sa silya sa tapat nito at sandaling nag-angat ng ulo si Regulus sa kanya. Bakit? Tanong nito habang ang mga mata ay nasa laptop pa rin nito. May nais sana akong itanong sa'yo. Ano yon? Anong klase ng gamot ang binigay mo sa mga doktor ni Entis para ipainom sa kanya? Tumigil si Regulus sa ginagawa at tumingin sa kanya sabay ngumisi. Oh, so you already know about that. Hindi yun mahirap mahulaan, kuya. Kayo lang ang tanging may alam tungkol sa plano ko na pag-iigente. At base sa lumalalang lagay ni Entis ay mataas at magandang uri ng gamot ang naiinom niya. At ang pharmaceutical mo lang naman ang may kaya na makapag-produce ng ganong uri ng gamot. Mahina na tumawa si Regulus. Masaya ako sa papuri mo sa pharmaceutical ko, Griselda. Pero huwag ka mag-alala. Pinag-eksperimentohan ko pa lang naman ang kabit ng dati mong asawa. It turns out na sobrang effective pala nung naging experiment ko. At masasabi ko na successfully yon. Masaya ako sa ginawa mong to, kuya. At masaya rin ako dahil tulad ng sabi mo, ay successful ang naging experimental mo. Pero kuya, please don't get involved with this. Ayoko madungisan ang pangalan mo dahil lamang sa nais kong magigante. Huwag kang mag-alala. Walang sino man na nakakaalam na ako nasa likod ng lahat ng yon. Magaling yata ako maglihim. Nais ko lang naman na maramdaman niya ang sakit ng nararamdaman mo noon dahil sa pagtataksil nila sa'yo. At isa pa,
Malaking tulong din ang babaeng yun para sa lahat ng mga experiments ko. At kahit na pinigilan na ni Criselda ang kuya niya sa mga plano nito, ay hindi pa rin ito nagpapigil. Itinuloy pa rin ni Regulus ang kung ano mga ginagawa at si Entis pa rin ang napili nitong pag-eksperimentohan. Pasensya na, Mrs. Sotelio. Binasa ko na mabuti ang iyong proposal, ngunit sa nakikita ko ay wala akong makukuha na kahit anong benefit mala sa inyo. Mas lalo lamang lumalaki ang pangamba ko na baka pag nag-invest ako sa inyo ay mauwi lang sa wala. Dahil sa nababalitaan ko na lahat ng mga investors ninyo ay nag-pull out na at ang inyong kumpanya ay may kinahaharap na malaking issue. Hindi ko ilalagay sa kapahamakan ng pera ko. Kaya kung maaari ay humanap na lang kayo ng iba dahil wala kayong maaasahan sa akin. Pero hindi pa ba sapat ang napag-usapan na natin ang tungkol dito? Tanong ni Mrs. Sotelio. Oo nga, Mrs. Sotelio. Pero matapos ang lahat ng kinakaharap ngayon ng Sotelio Group, mas mainam kung hindi ko itutuloy ang proposal dahil ayoko na mauwi lang sa wala ang pera at pinagtrabahuhan ko. Napangisi naman si Criselda habang nakikinig siya sa sinabi ng taong inutusan niya na makipag-meeting sa mga Sotelio at paniwalaan na may nais pang mag-invest sa kumpanya nito. Ginawa niya yon para ipamukha sa kanilang lahat na wala ng kapangyarihan na dati hawak ng kanilang pamilya. At tulad nga ng gustong-gustong marinig ni Criselda, nagmamakaawa si Mrs. Sotelio sa taong inutusan niya. Ngunit walang nagawa ang pagmamakaawa nito. Mas masaya rin si Criselda dahil ang lahat ng pinaghirapan ng mga Sotelio ay unti-unti nang nauuwi sa wala. Maging mga doktor niya, hindi masabi kung anong uri ng kamot ang iniinom niya para lumala ang ganyan ang kondisyon niya. Sabi sa kanya ni Mr. Salvation, habang tinatanaw nila si Entis na nakaupo sa wheelchair na tulak-tulak ng isang nurse. Sobrang payat na ni Entis at wala na dating sigla sa mukha nito. Para bang nangyayari na dito lahat ng mga ginawa nitong pagpapanggap noon. Gusto ni Criselda na matuwa sa nakikita niya ngayon, ngunit hindi niya maitatanggi na may iba siyang awa ang nararamdaman para kay Entis sa lahat na nangyayari dito. After all, hindi naman siya ganito dati. Hindi naman matigas ang puso niya. Sadyang nang dahil lang sa sakit na dinulot nila sa kanya, ay nagkaganito siya. Hindi ba't nararapat lang para sa kanya yan, Lady Criselda? Tanong ni Mr. Salvation. Nagsisimula pa lang tayo sa pagpaparamdam sa kanila ng hirap. Pero tila malapit na agad silang sumuko. Hindi sumagot si Criselda at nanatili lang siya na nakatingin kay Entis hanggang sa ipasok na ng nurse ito sa loob ng ospital. Nais lang sana ni Criselda na makita si Entis at umuwi kaagad ngunit hindi niya inaasahan na masasaktuhan sila ni Dr. Black. Tiningnan ni Dr. Black ang tiyan niyang malaki na. How have you been? Maayos naman kami. Maayos din ang bata. Sagot niya. Tumingin sa mga mata niya si Dr. Black at tumango. Mabuti naman kung ganon. I hope you give birth safely. Yes, I also hope for that. Sabay ngumiti si Criselda dito. Maraming salamat ulit sa ginawa mo noon. No worries. You are also doing great. She has finally have a taste of her own medicine. Ha? Huh? Alam kong ikaw ay nasa likod ng lahat ng mga nangyari ngayon sa Sotelio at sa paglala ng sakit ni Miss Entis. Natigilan si Criselda sa sinabi ni Dr. Black. Don't worry. Ako lang nakakaalam tungkol dito. And I'm on your side. At ang higit pang nagpabigla kay Criselda ay ang sunod nitong sinabi. I was giving her the medication. Her father killed my father. Bagaman masaya siya na nasa side niya ang kampi ni Dr. Black, ay hindi pa rin niya maiwasan na mag-alala sa lahat ng mga maaaring mangyari. Ngunit patuloy siya sa pagganti hanggang ang mga Sotelio ay tuluyan ng malugmok. Nakakaawa ka naman, Raven Sotelio. Sad ni Criselda habang pinagmamasa ng dating asawa na sobrang stress na ang itsura dahil sa lahat ng nangyayari sa Sotelio Group. Kasalanan mo pa naman kasi kung bakit niyo nararanasan ang lahat ng to. Kung sana'y naging tapat ka sa akin at akong pinili mong paniwalaan, hindi ito mangyayari. Bantay sarado niya pa rin ang bawat galaw ng mga Sotelio at inaalam niya kung ano ang mga nangyayari sa kanila sa lahat ng mga ginagawa niyang pagigante. Sobrang lugmok na ang Sotelio Group
at lahat ng mga pinaghihirapan nila ay nauuwi na sa wala. Sobrang laki ng pinagbago ng itsura ni Raven, na halatang sobrang stress na sa lahat ng mga nangyayari. Mapayat na ito na para bang hindi na natutulog at para bang hindi na rin nakakapagpagupit sa haba ng buhok. Sigurado ka ba sa pasya mo na itigil lang lahat ng to kay Zelda? Naniniguro na tanong sa kanya ni Regulus. Opo, kuya. Sa tingin ko ay sapat na yan bilang kabayaran sa lahat ng mga ginawa nila sa akin. Nasaksihan ko na kung paano silang nalugmok at magdusa. Sapat na sa akin yan. Kung yan ang pasya mo ay yan din ang gagawin natin. Huwag kang mag-alala. At sasabihin ko ang mga taong inutusan ko na itigil na ang kanilang gagawin. Para sana mas lalong masira ang mga sotelyo. Matapos ang pasya ni Griselda na itigil na ang kanyang paghihigante, ay umalis na siya ng bansa at mas pinili na lang na sa Italy manirahan at isilang ang kambal niyang anak. Doon ay binuhay niyang dalawang anak ng malayo sa gulo at hindi nakikilala ang kanilang ama. Mas panatag si Griselda sa bansang iyon at hindi na sumasagi sa isip niya na bumalik pa sa Pilipinas at mas lalo na hindi niya iniisip na maging malapit ulit ang anak niya sa kanilang ama. But she can't predict what will happen in the future, nor can she prevent anything. Mommy, babalik na po talaga tayo sa Pilipinas? Tanong kay Griselda ng kambal niyang anak gamit ang wikang Italian. Oo mga anak eh. Kailangan nating bumalik sa Pilipinas at pansamantala na doon muna tumira para mabantayan natin ang kalusugan ng Lolo Ruiz ninyo. Paliwanag naman ni Griselda sa mga anak gamit din ang wikang Italian. Yay! Sobrang excited na po kami! Oo nga po, Mami! Gusto na po namin na puntahan ang bansa kung saan po kayo lumaki at ipinanganak. Sabi naman ni Trayvon na pumapalakpak pa sa sobrang excitement. Excited na po kami, Mommy! Mabilis na lumipas ang panahon habang nasa Italy sila, ngayon ang kambal na sina Tyrone at Trayvon ay 7 taong gulang na. Matalino ang kambal. Higit na mas matalino ito kaysa ibang mga bata. Ayon sa doktor ng kambal ay may advance ang isip ng kambal at kung mag-isip sila ay para bang mga nasa 15 years old na. Kaya magsalita ng kambal ng 5 lingwahe. Tagalog, English, Italian, French and Spanish. Ngunit ang mas madalas nila na gamitin sa komunikasyon ay Italian dahil sa iyon ang mas kinalikihan nila. Nag-aaral na rin ang dalawa ngunit homeschooled lang at ngayon ay kailangan lang pumunta sa Pilipinas dahil nagkasakit ang kanyang ama. Kailangan ito na magiging katuwang sa pagpapatakbo ng business nila doon. Hindi rin kasi matutulungan ng kuya niya ang kanilang ama dahil sobrang busy din ito sa business nila sa England. Mula nang isilang ang kambala, ito pa lang ang unang beses na makakarating sila sa Pilipinas kaya naman sobrang excited ng dalawa. Ayaw din kasi noon ni Griselda na dalhin ang kambal sa Pilipinas dahil ayaw niya na mapalapit ang kambal sa kanilang ama. Ngunit ngayon ay wala siyang ibang choice dahil kailangan siya ng kanyang ama. Wow! Is this really Philippines? Manghana sabi ni Tyrone na makababa na sila mula sa kanilang private jet. It's beautiful! Sabi naman ni Trayvon. Hey, from now on, let's speak Tagalog na. Napapangiti si Griselda habang nakikinig siya sa usapan ng kambal. Ganon din si Cloud na siyang may dala sa mga gamit nila. Kasama rin nila ang dalawang butler ng mga anak niya na pagkaman mga Italian ay nakakaintindi na at marunong na magtagalog dahil isa sa mga rules ni Griselda ay kailangan nilang pag-aralan ng language na Tagalog dahil nahuhulaan niya na darating ang araw na ito at kailangan nilang tumira ng Pilipinas. Mommy, malayo pa po bang bahay nila, Lolo? Tanong ni Tyrone habang nasa loob sila ng limousine patungo sa mansya nila. Yes, baby. Medyo mahabang biyahe pa. Pero mag-i-enjoy naman kayo sa dadaanan natin dahil maraming magandang tanawin. Tyrone, look! Tinuro ni Trayvon sa kakambal ang nadaanan nila mga baka. Ang daming white cows! Hala, oo nga. They look really awesome pala. Pareho na tumingin sa kanya ang kambal. Mommy, pwede po ba kaming sumakay ni Tyrone sa cow pag may time na po ikaw? Oo naman. Hayaan nyo kapag naayos na ni Mommy ang lahat ng kailangan kong ayusin, ay mamamasyal tayo, okay? Yay! Excited na po kami para roon! Buong biyahe patungo sa Vidal Mansion ay sobrang manghang-mangha ang kambal sa kanilang nadaanan na magandang tanawin.
Sobrang masaya rin sila na muli makasama ang lolo at lola nila habang si Criselda naman ay agad na nagsimula sa lahat ng mga kailanganin niyang ayusin at asikasuhin nang sa ganun ay mapasyal na ang kambal sa mga magagandang lugar sa Pilipinas. Sanay na rin naman si Criselda sa maraming trabaho at dahil sa tumutulong din sa kanya ang kanyang ama ay mabilis niya na rin na nabigyan ang solusyon ng problema sa kanilang kumpanya. At ngayon ay nandito sila ng mga anak niya sa Costa Rica Resort para magliwaliw at para na rin magawa niyang kumbinsihin ang may-ari ng resort na ipinagbibili ito sa kanila dahil gustong-gusto ng kanyang ama ang Costa Rica. Marami raw kasi mga plano ang kanyang ama sa resort na ito kung sakali man na mabili na. Masaya rin si Criselda na siyang inatasan ng ama niya na pumunta sa Costa Rica para makausap ng may-ari dahil nakakapag-relax din sila ng mga anak niya. Mommy, mag-swimming lang po kami kasama si Cloud. Paalam ng kambal sa kanya. Kasunod ng dalawa ay si Cloud na ang bughaw ng mga mata ay animoy kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw. Okay, pero huwag kayong masyadong makulit at baka mahirapan sa inyo si Cloud, ha? Paalala pa ni Criselda sa mga anak. Yes po, Mommy. Don't worry. Magiging mabait po kami ni Trayvon. Sagot ni Tyrone. Uuna na po kami, Lady Criselda. Paalam naman ni Cloud sa kanya at sinundan na ang kambal na masayang tumakbo. Binalik na rin ni Criselda ang tingin niya sa may-ari ng Costa Rica na kausap niya ngayon. Mga anak mo pala sila, Criselda. Ah, yes. Nakangiting sagot niya. Kung ganon, sino ang kanilang ama? Yun bang lalaki na kasama nila kanina? Naglaho naman ang ngiti ni Criselda dahil sa tanong nito. He's gone. Hindi ko na alam kung nasa ng kanilang ama. Oh, pasensya na kung naging matanong ako. Ngumiti si Criselda ng bahagya. It's okay. Ituloy na lang po natin ang ating usapan kanina. Samantalang sa isang yat nakaupo ang isang lalaki at nakatanaw sa malayo na para bang may malalim na iniisip. Sa sobrang lalim ng iniisip nito ay hindi nito napansin ang pag-upo ng kaibigan sa kanyang tabi at nakatanaw lang sa malayo. Ininom mo na ba ang gamot mo, Raven? Bumaling ang tingin ni Raven sa kaibigan na si Lance na nag-aalala na nakatingin sa kanya. Yeah, I did. Magpahinga ka na lang muna sana. Alam ko mahinang katawan mo sa tuwing iniinom mo ang gamot. Hindi lamang kaibigan ni Raven si Lance, ngunit iteran ng doktor niya. Naging magkaibigan sila dahil na rin sa tagal na nilang naging magkakalala at kulang na lang ay sa opisina na ni Lance tumira itong si Raven sa dami ng mga pinagdaanan nila. Lance, tawag ni Raven. Why can't people be like waves? Napatingin si Lance kay Raven dahil sa biglang tanong nito. What do you mean? Bakit hindi sila bumabalik matapos silang umalis? Hindi tulad ng alat, na kahit ilang beses man umalis, ay patuloy na bumabalik sa yakap ng dalampasigan. Ay hindi naman katulad ng alon ng tao na kailangan bumalik kung saan sila nanggaling. The wave is a force of nature, habang ang mga tao ay may sariling isip at pakiramdam. Sa oras na nasaktan sila, ay malabong bumalik pa sila sa piling ng mga nanakit sa kanila. Paliwanag ni Lance. As much as possible, ayaw niyang isugarcoat ang mga sinasabi kay Raven dahil kailangan din itong malaman kung ano ang tunay. Hindi ko naman sinasadya na saktan siya. I was deceived by all their lies. Ang akala ko ay tamang ginagawa ko dahil yun ang asal na tinuro sa akin ng aking ina mula nung bata pa ako. Kailangan mong tandaan na hindi porket hindi mo siya sinasadyang saktan ay magiging madali lang para sa kanila na mapatawad ka. Once you shatter a glass, you can never restore it to its original form. Even if your intentions to cause harm were unclear, the actions taken will undoubtedly leave lasting marks on them. Huminga ng malalim si Raven at muling binalik ang tingin sa malayo. Hindi niya sinasadya na masaktan noon si Criselda. Nabulag siya sa mga kasinungalingan ng kanyang ina at ni Entis sa kanya. Sinunod niya lang lahat ng gusto ng kanyang ina hanggang sa hindi niya na namalayan na unti-unti niya na palang nadudurog si Criselda sa ginagawa niyang yon. Nang mawala sa piling niya si Criselda, nang iwan siya nito ay saka lamang napagtanto ni Raven ang lahat ng mga nagawa niya.
sa kanya lang napagtanto kung gaano niyang kamahal ang dating asawa. Saka lang din siya nagising sa kasinungalingan ng kanyang ina at ni Antis. Ngunit ang mapagtanto niya ang lahat at magising siya sa katotohanan ay huli na ang lahat. Wala na si Keselda at tuluyan na siya nitong iniwan. Hinahanap niya ito ng sobrang tagal ngunit hindi na ito natagpuan. Hindi niya nagawa na makahingi ng tawad sa dating asawa. Hindi niya nasabi kung gaano siya nagsisisi sa lahat ng kasalanan na nagawa niya. Hanggang sa paghahanap niya kay Criselda ay nawawala niya ang kanyang sarili. Matapos ang lahat ay nadurog si Raven ng sobra. It's like he was thrown away in the middle of the ocean, alone, and no one was there to save him. It's been more than 8 years, Raven. Mahabang panahon ang lumipas mula nang mangyari ang lahat ng yun. Pero patuloy mo pa rin na kinukulong ang sarili mo sa sakit at pagsisisi sa kasalanan na alam mo hindi mo naman sinasadya. Kailangan mo nang mapatawad ang sarili mo at matanggap na wala na talaga. Kung patuloy mong ikukulong ang sarili mo sa nakaraan na dapat ay nakabaon na sa limot, ay mas lalo pa lang na masasaktan. Let it go, paliwanag ni Lance. Walang sinabi na kung ano si Raven. Tumayo lang ito at naglakad patungo sa railing. Mula sa malayo ay natanaw niya ang isang bouquet ng puting bulaklak. Ang itsura noon ay sa parabang bouquet ng bagong kasal. Alam ni Raven kung anong itsura noon dahil sa ganong-ganong itsura ng bulaklak na hawak ni Criselda noong ikinasal silang dalawa. Parang isang malakas na hampas naman ng alo na bumalik ang lahat ng alaala sa isip niya. Nakita niya ang malanghel na mukha ni Criselda na nakangiti habang nakatingin sa kanya at ang mga mata ay punong-puno ng pagmamahal. The feeling was overwhelming. Hindi niya magawang makontrol ang lahat ng nararamdaman niya ngayon. Parang hinihingal siya at hindi makahinga sa bigat ng damdamin. At bago pa man mapagtanto ni Raven, ay nakaupo na siya sa gilid. Nakahawak ang isa niyang kamay sa railing at ang isa ay pilit na tinatakpan ang tenga niya habang mariin na nakapikit ang kanyang mga mata. Raven? Raven! Puno ng pag-aalala na sigaw ni Lance nang makita niya na sa ganitong sitwasyon. Hindi alam ni Raven kung anong sumunod na nangyari dahil abala siya na pilitin ang kanyang sarili na huwag isipin at pansinin ang lahat ng mga mata na pakiramdam niya ay nakatingin sa kanya at lahat ng boses na kung ano-ano mga sinasabi tungkol sa kanya. Maging ang kanilang tawa na para bang natutuwa na makita siya nagkakaganito. Ngunit ang totoo, wala naman talagang mga mata na nakatingin dito. Wala naman talagang boses na kung ano-ano mga sinasabi at wala naman tumatawa sa kalagayan niya. Ang lahat ng yon ay nararamdaman lang ni Raven at lahat ng yon ay nasa isip lang nito. Kahit anong gawin ni Raven na pilitin maging maayos muli ang buhay niya ay hindi niya magawa. Dahil kahit saan man siya lumingon, nakikita niya ang sarili niya at ang lahat ng mga maling nagawa niya. Kahit saan siya pumunta, ay naririnig niya ang boses na tumatawa sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niyang hirap, ay pinipilit pa rin ni Raven na maging mabuti dahil kailangan siya ng kumpanya niya na pilit niyang sinalba sa gitna ng matinding digmaan sa puso at isip niya. Criselda, ang tagal kitang hinintay. Ang akala ko'y tuluyan mo na akong nilisan. Mahigpit na niyakap ni Raven ang dating asawa na nung pagmulat niya ng kanyang mata ay nakita niya ito. Ang mga labi at mata nito ay nakangiti sa kanya. Ang akala ko hindi mo na ako babalikan. Walang tigil sa pag-agos ang luha ni Raven habang yakap-yakap niya ng sobrang higpit si Criselda. Halos ayaw niya na itong bitawan sa takot sa oras na pakawalan niya ito sa kanyang bisig at muli na naman itong maglaho at maiiwan na naman siya mag-isa. Andito na ako, saad ni Criselda na nakangiti pa rin sa kanya. Hindi na kita iiwan. Nandito lang ako sa tabi mo para sa'yo. Kaya bumangon ka na riyan. Kailangan mo nang pumasok sa opisina. Hindi ba nangako ka sa mga bata na mamamasyal kayo mamaya? Puno ng awa ang mga mata ni Lance habang pinagmamasdan si Raven na nakikipag-usap sa hangin. Na para bang nasa harap talaga nito ang babaeng mahal. Sa tuwing nagkaka-anxiety attack si Raven ay inaasahan na ni Lance na sa pagising ni Raven ay ini-imagine nito na nasa harapan ng babae na matagal na nitong hinahanap at kanyang mahal na mahal.
At paglipas ng ilang sandali, ay natulala na lamang ito habang tumutulo ang luha sa tuwing napagtatanto na ang Griselda na kausap nito ay gawa lang ng imahinasyon nito. Maglilimang taon ang pasyente nila si Raven. At sa totoo lang ay may kaunti na rin improvement sa kondisyon nito. Mas malala ang unang tatlong taon nito sa kanya. Para bang tuluyan ang nawala ng saysay ang buhay ni Raven. Patapos sa trabaho sa opisina, ay matutulala na at kung ano-ano na mga iniisip. Sobrang nakakaawang kondisyon ni Raven. Lalo pa't mag-isa na lang ito sa buhay. Ayon kasi mismo kay Raven, ay iniwan na rin daw ito ng ina dahil sa mga masasamang nangyari sa kanila noon. Buhay pa naman ang ina nito, ngunit tila ba wala nang pakialam sa sarili anak. Inumin mo muna ang gamot mo, Raven. Makakatulong to para kumalma ka. Sabi ni Lance kay Raven at binigay dito ang gamot. Wala man sa sarili na tinanggap at ininom yun ni Raven. Magpahinga ka na lang ulit. Maya-maya lang yan ay magiging ayos ka na ulit. Kahit nakakagising lamang ni Raven at antok na naman ito, kaya muling inalalayan ni Lance ang kaibigan patungo sa kama nito. Hanggang sa makatulog na si Raven at nawala ng lungkot sa noon nito, ay hindi na umalis sa tabi nito si Lance. Nag-aalala rin kasi si Lance para sa kaibigan. Ang akala din kasi ni Lance ay unti-unti nang bumubuti ang lagay ni Raven dahil itong nagdaang linggo ay bihira na lang itong atakihin ng sakit. Ngunit bumalik na naman pala. Nakakasiguro si Lance na may kung ano na naman ang nakakapag-trigger sa nararamdaman nito. I'm sorry, sir. Hingi nang pumanhin ng isang batang lalaki na nakabangga kay Raven. Nang tumingala ang batang lalaki sa mukha ni Raven ay kitang-kita niya kung paanong ito natigilan at kung paanong nanlaki ang bugaw nitong mga mata. Raven Sotelio? Napakunot ang noon ni Raven at nagtaka kung paano nito nalaman ang pangalan niya. Kilala mo ba ako? Bago siya umuklo sa harap nito para magpantay ang height nila. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Trayvon! Trayvon! Napatingin din si Raven sa isa pang batang lalaki at tumakbo palapit sa kanila. Nang makalapit ay puno rin ng gulat ang mukha ng batang lalaki. Paano mo siya nahanap, Trayvon? Tanong ng bagong dating na batang lalaki sa batang nakabangga sa kanya gamit ang lingwahe na sa tingin ni Raven ay Italian. Nakikilala niyo ba ako? Tanong muli ni Raven sa dalawang bata na magkamukha. Maaari ko bang malaman kung paano niyo ako nakilala? Hindi niyo pala alam ang tungkol sa atin, Trayvon. Sabi ulit ng isang batang lalaki gamit ang wikang Italian. Kaya hindi yun naman yun naunawaan ni Raven. Kapag Juan ay seryosong tumingin ang dalawa kay Raven gamit ang wikang Tagalog at muling nagsalita. May nabasa lang kami tungkol sa inyo. Ako nga po pala si Trayvon. Ako naman si Tyrone. Ikinagagalak namin na makita ka, Raven Sotelio. Napaka-formal ng pananalita ng dalawang bata na para bang ang kaharap ni Raven ay hindi mga bata. Natutuwa naman siya na makausap ang dalawa dahil sa sobrang talino nila. Habang kausap ni Raven ang dalawang bata, pakiramdam niya ay nawalan lahat ng mga iniisip niya. Ang lahat ng dinadala niya. Napakakalmado ng utak niya habang kausap ang dalawang bata. Hindi lamang matalino ang kambal kundi napakasaya rin nilang kasama. At sa totoo lang, ay mahirap i-identify kung sino sa kanila si Tyrone at Trayvon dahil sobrang magkamukha ang dalawa at halos walang pinagkaiba ang kanilang mga itsura. Pagkalipas ng ilang sandali ay dumating ng isang lalaki na sa tingin pa ni Raven ay ang ama ng kambal ngunit ang ipinagtataka niya ay kung bakit gano'n na lamang din ang gulat ng lalaki na makita siya nito. Para bang nakakita ito ng multo? Ano ka mo? May nakausap ka na kambal? Tanong ni Lance kay Raven. Oo. Sagot naman ni Raven at napapangiti. Sobrang kukyut nila at ang tatalino. Magkamukha na magkamukha rin silang dalawa na para bang pinagbiyak na bunga. Mabuti naman at nagawa mo na makipag-usap sa ibang tao. Maganda yan. Saad ni Lance na masaya sa improvement ni Raven. Alam mo ba kung anong pangalan ng kambal na yon? Oo. Ang sabi nila ay sila Trayvon at Tyrone. Pero hindi ko alam kung sino ba si Tyrone at Raven sa kanilang dalawa dahil pareho lang naman ang kanilang itsura. Gustong makilala ni Lance ang kambal na batang lalaki na nakausap ni Raven dahil batid niya na magiging isang malaking tulong yon para kay Raven. Gusto rin ni Lance na makausap ang dalawang bata.
Samantalang nung sandali naman na malaman ni Criselda na nasa iisang lugar lang si na Raven at ang nakausap pa nito ang mga anak niya, ay agad siyang nagpasya na umalis sa Costa Rica. Takang-taka pa siya sa kanyang mga anak dahil ang sabi niya sa kanila noon na isang linggo lang mananatili sila sa isla. Nagsinungaling na lang si Criselda sa mga anak na may kailangan siyang asikasuhin sa opisina. Sigurado ka ba talaga na si Raven ang nakita mo sa Costa Rica, Cloud? Tanong ni Criselda. Hindi ako maaaring magkamali, my lady. Bagaman nagbagong itsura niya ngayon at meron siyang bigote, alam ko na siya ang inyong dating asawa at ang ama ng mga senyorito. Napahawak naman si Criselda sa kanyang noo. Kung ganon, ay nakausap niya ng mga bata. Paano kung isipin niya na anak niya ang kambal dahil sa sobrang laki ng pagkakahawig nilang tatlo? Huwag po kayo mag-alala, Lady Criselda. Sa tingin ko po, hindi naman po sumagi sa isip ni Raven Sotelo na anak niya ang nakausap nito. Hindi siya maaaring makasiguro. Sa itsura ng kambal ay mabilis na masasabi na anak nga ni Raven ang dalawa dahil kamukhang-kamukha nila ang kanilang ama. Kaya hindi pwede na manatili pa sila ng matagal dito sa bansa. Lalo pa ngayon na nag-cross na ang landas ng tatlo. Inaasahan na ni Criselda na mangyayari ito noon, ngunit hindi niya lubos akalain na mangyayari ito ng mas maaga kesa sa kanyang inaasahan. Samantala, ang hindi alam ni Criselda habang magkausap sila ni Cloud ay nakikinig naman sa kanila ang kambal. Sa totoo lang ay matagal nang kilala ng kambal ang kanilang tunay na ama. Matalino sila at nagawa nilang halungkatin ang impormasyon tungkol sa kanilang ama. Ngunit hindi alam ng kanilang ina na alam nila ang tungkol kay Raven Sotelo. Nagawa ni Criselda na ilihim sa kambal ang tungkol sa kanilang ama kaya nagawa rin ang kambal na ilihim sa kanilang ina ang tungkol sa alam nila kay Raven Sotelo. Batid din kasi ng kambal na pag sinabi nila ang kanilang ama sa kanilang ina ay magagalit ito sa kanila kaya mas minabuti na lang ng kambal na ilihim ang totoo. Lady Criselda, may nais po makipag-usap sa inyo. Informa kay Criselda ng sekretarya niya habang abala siya. Sino raw? Lance Vargas daw po ang kanyang pangalan? Isang doktor? Papapasukin ko ba siya? Bagaman nagtataka kung sino ang Lance na yon dahil sa pagkakatanda ni Criselda ay wala naman siyang Lance Vargas na kilala, ay pumayag na rin siya na papasukin ang doktor na nasa labas ng opisina niya. Maaari ko bang malaman kung anong sadya mo sa akin, Dr. Vargas? Formal na tanong ni Criselda sa gwapong doktor na nakaupo sa tapat niya. You are Criselda Vidal, right? Yes, ako nga yun. I am Lance Vargas, your ex-husband's doctor. Nang sandaling sabihin nito iyon ay nawala ang ngiti sa mata ni Criselda at napakunot din ang kanyang noo. Anong sadya mo sa akin? Alam kong hindi ka masaya na makita ko. At mas lalong ayaw mo na makarinig ng kung ano pa tungkol sa dati mong asawa. Pero, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan na kailangan ka niya. Wala akong pakialam tungkol sa lalaki yan. At mas lalong wala kang aasahan na tulong mula sa akin. Makakaalis ka na, Dr. Vargas. Pagalit niyang sabi. Kailangan ka niya, Criselda. Kailangan niya kayo ng anak niyo. Sa tingin ko ay mas lalo pang lalala ang kondisyon niya kung hahayaan mo lang siya. Hindi ko na siya maaaring bigyan ng mga gamot dahil sa maaari niyang ikapahamak ang labis ng gamot sa kanyang katawan. Sumumpa si Criselda sa kanyang sarili na kahit kailan ay wala na siyang kahit anong magiging pakialam kay Raven. At kahit kailan ay hindi niya na ulit hahayaan na makaramdam ang puso niya ng kahit nakatiting na awa para kay Raven. Ngunit nang sabihin ni Lance ang lahat sa kanya, nang malaman niyang lahat ng hirap na pinagdaanan nito, muling nanlambot ang kanyang puso. Dahil kahit pilitin niya man na paniwalaan ang kanyang sarili na wala na siyang pakialam para kay Raven, ang totoo ay may pakialam pa siya para dito. Gusto niya pa rin na masigurado na ayos lang ito. Nasa loob siya, pumasok ka na lang, sabi sa kanya ni Lance. Tumango si Criselda. Huminga muna siya ng malalim bago pinihit pabukas ang pinto. Kaagad niya naman nasilayan si Raven na nakaupo sa tabi ng bintana at pinagmamasta ng mga nahuhulog na dahon. Hindi siya nito napansin dahil tila nasa malayong isip nito.
Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa tabi nito at nahabag siya sa kanya nakikita. Hindi ito ang Raven na nakilala niya. Sobrang laki na ng pinagbago nito. Raven? Nang sandaling marinig ni Raven ang boses niya ay agad itong lumingon sa kanya. Ang mga mata nito na kanina ay walang emosyon, ngayon ay kumikislap na sa saya habang nakatingin sa kanya. Criselda! Agad itong tumayo mula sa pagkakaupo at tumakbo papunta sa kanya. Mahigpit siya nitong niyakap at hinayaan lang ito ni Criselda. Pinikit niya rin ang kanyang mga mata habang yakap siya nito. Masaya ako, nakabalik ka na! Ang boses ni Raven ay punong-puno ng pangungulila. Masayang-masaya ako na nandito ka na ulit! Hindi naman nagsalita si Criselda dahil pakiramdam niya ay may kung anong nakaharang sa lalamunan niya kaya hirap siyang magsalita. Naaawa siya kay Raven at puno ng sakit ang boses nito at para bang takot na takot ito habang yakap siya. Tila ba anumang oras ay maaari siyang maglaho sa paningin nito. Nang kumala sa yakap si Raven at tumingin sa mga mata niya, ngumiti si Criselda. Inabot naman ni Raven ang mukha niya at masuyo rin yung hinaplos. Nang mapatingin ito sa mga mata niya ay nawala ang kislap ng ligayang roon. Bagos ay napuno iyon ng takot. Maglalaho ka ba ulit? Iiwan mo ba ako ulit? Hindi. Hindi ako maglalaho. Pagpapakalma niya kay Raven, ngunit hindi nawala ang takot at pangamba sa mga mata nito. Sa halip ay muli siya nitong niyakap na para bang anumang sandali ay maglalaho na siya sa harapan nito. Tinawag ni Criselda si Lance para tulungan siya na pakalmahin si Raven. Pinainom ito ni Lance ang gamot hanggang sa makatulog na ito. Kung ganon, ay tunay nga ang sinabi ni Lance sa kanya na nakadepende na lang si Raven sa mga gamot nito. Nakwento ni Lance sa kanya ang lahat ng mga nangyari kay Raven at tungkol sa ina ni Raven na bigla na lang daw tinalikuran ang sariling anak matapos malugi ng Sotelio Group at mas pinili si Entis pero ngayon, na unti-unti na nababalik ni Raven ang Sotelio Group sa dati, ay nagpaparamdam na naman daw ang ina nito. Ngunit hindi na yon pinaalam ni Lance kay Raven dahil ayaw daw ni Lance sa mas lalo pa na maapektuhan ang pagaling ni Raven. Halos kay Lance na nakadepende si Raven. At ito lang ang mga tanging tumutulong dito nung higit na kailangan nito ang tulong niya. At ang tingin ni Lance kay Raven ay hindi lang pasyente, kundi isang kapatid na rin. Ayon kay Lance, nalaman nito na nakabalik na siya ng bansa at may anak si Raven ang nasa Costa Rica ito. At ginusto na makilala ang kambala na kausap ni Raven kaya naging sobrang kalmado nito buong araw. Nang makita ni Lance ang pangalan ni Criselda sa list ay sobrang saya ang kanyang naramdaman dahil nagbalik niya ang babaeng matagal nang hinihintay ni Raven na bumalik. Sigurado ka ba na gusto mong ipakilala ang mga bata sa kanilang ama, Criselda? Naniniguro na tanong kay Criselda ng kanyang ina. Pinaalam niya kasi sa mga ito ang kagustuhan niya na ipakilala ng kambal sa kanilang ama. Opo, ma'am. Sa tingin ko po ito na rin po ang tamang oras para makilala nilang kanilang ama. Sagot pa ni Criselda. Saka, kailangan na kailangan din sila ni Raven. Tumangu naman ang mga magulang niya sa kanyang sinabi. Kung yan ang pasya mo, wala naman ako magagawa. Sana lang ay wala kang pagsisihan na kahit ano sa pasya mo na to. Huwag po kayo mag-alala. Wala po akong kahit anong pagsisisihan. Masaya si Criselda dahil suportado siya ng kanyang mga magulang sa pasya niya na ipakilala ng mga bata sa kanilang ama. Masayang masaya rin ang kambal nang sabihin niya na ipapakilala niya mga ito sa kanilang ama. At ngayong araw mismo ay makakasama na nila ito. Sa labis sa saya ay naiyak pa nga ang kambal at mahigpit na yumakap sa kanya, tsaka paulit-ulit siya na nagpasalamat. Sila na bang anak ni Raven? Tanong ni Lance at tumango naman si Criselda. Tiningnan ni Lance ang kambal at hindi na napapigil ang ngiti. Wow! Kamukhang-kamukha nga sila ng kanilang ama. Saad ni Lance bago yumuko sa harap ng dalawa. Hi! Ako nga pala si Lance Vargas. Anong pangalan ninyo? Ako po si Tyrone. Ako naman po si Trayvon. Kapatid ka po ba ng daddy namin? Tanong ni Tyrone. Hindi. Ako ang doktor niya. Kaibigan din ako ng inyong ama. Doktor? Nagulat si Trayvon. May sakit po bang daddy namin, Kuya Lance? Oo. Pero dahil nandito na kayo,
Tiyak ako nagagaling na siya. Sagot ni Lance. Sige na, pumasok na kayo sa loob para makita niyo ng daddy ninyo. Tumayo si Lance at tumingin kay Criselda at saka nagpasalamat. Tumango naman si Criselda at sinamahan ang anak sa loob ng kwarto kung nasaan si Raven. Nang sadaling makita ng dalawang kanilang ama na nakaupo sa tabi ng bintana at nakatanaw sa malayo, ay agad silang tumakbo palapit dito habang sumisigaw ng, Daddy! Agad naman napangiti si Raven nang makita ang dalawa. Nang makalapit ang kambal sa kanilang ama ay mahigpit nila itong niyakap. Nakita ulit tayo! Masayang sabi ni Raven na nakikilala ang kambal. Masaya po kami na makita ulit kayo, Daddy! Umiiyak na sabi ni Trayvon. Daddy? Gulat na nagtataka na sabit ni Raven. Opo! Mga anak niyo po kami! Napahikbi pa si Tyrone. Ikaw pong daddy namin! Muling niyakap ng kambal ang kanilang ama habang nagugulahan naman na tumingin si Raven kay Criselda. Bahagya niya itong inatian at tumango. Sinasabi na anak nga nito ang dalawa. Gulat na gulat. Iyon ang bumalot sa buong mukha ni Raven kapag kuwan ay tumulo ang luha sa mga mata at mahigpit na niyakap ng sobrang higpit ang kambal ang mga anak nito. Mga anak ko! Masaya at puno ng pangungulila ang tinig ni Raven. Iyak na iyak naman ang kambal at para bang ayaw nang lumayo sa kanilang ama. Sobrang tagal po namin kayong hinintay na makasama, Daddy. Masaya po kami nakasama na po namin kayo ngayon. Promise po namin, Daddy. Nakasama niyo lang po kami. Hindi ka po namin iiwan. Nandito lang po kami para sa inyo, Daddy. Sasamahan ka po namin sa pagpapagaling ninyo. Iyon ang pangako ng kambal. Muli nilang niyakap ang ama. Napuno ng iyakan at saya ang buong silid dahil sa pagkikita ng mag-aama at sobrang laki naman ang pasasalamat ni Raven kay Criselda. Maging si Lance ay naluha na sa pagkikita ng mag-ama. Maraming salamat sa pag-aalaga at sa pagpapalaki sa mga anak natin, Criselda. Madamdamin na sabi ni Raven habang andito sila ngayon sa labas ng bahay nito at ang kambal ay mahimbing nang natutulog sa loob ng kwarto ng ama. Patawarin mo ako kung hindi ako naging katuwang sa pagpapalaki sa kanila. It's okay, sagot ni Criselda. Masaya rin ako nakasama mo na sila. Maraming salamat at binigyan mo ako ng pagkakataon na makasama ang mga anak natin. At patawarin mo rin ako sa lahat ng mga kasalanan at pagkukulang ko sa kanila. Hiningi ng tawad ni Raven ang lahat ng mga nagawa nito noon sa kanya. Ngunit naiintindihan na rin ni Criselda kung bakit nito nagawa iyon. Lumaki ito na kontrolado ng ina ang lahat. Pinalaki ito ng ina nito na sa paniniwala na lahat ng dapat nitong gawin ay dapat nakaayon sa gustong mangyari ng ina. He was controlled and manipulated nang akala nito lahat ng maginawa nito noon ay tama. Aaminin ni Criselda na nagalit siya ng sobra. Na ang galit na yon ay nauwi pa nga sa kagustuhan niya na maghigante at sirayan ang buhay at ang pinaghirapan ni Raven. Pero nahanap niya na sa kanyang puso ang kapatawaran na akala niya ay hindi niya na mahahanap matapos ang lahat ng sakit na dulot nito. Pinapangako ko. Nagagawin ko ang lahat para gumaling agad ako. At kapag nangyari yon, ay babawi ako sa inyo. Pupunaan ko ang lahat ng mga pagkukulang ko sa inyo. Bigyan mo lang ako ng konting panahon para ayusin ang sarili ko. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang at pagkakamali ko at niligawan kitang muli. Iyon ang ipinangako sa kanya ni Raven na umaasa siya na gagawin nga nito. Katulad din ng pangako ng kambal sa kanilang ama, hindi sila lumayo sa kanilang ama at lagi nila itong binibisita. Ayon din kay Lance, ay mas mabilis ang improvement ng lagay ni Raven dahil masaya ito ngayon. Nakasama na ulit siya nito. Pinatawad mo na siya? Nang ganun lang kadali? Hindi naman makapaniwala na tanong ni Regulus sa kanya. Ama pa rin siya ng mga anak ko, kuya. Gusto ko mabigyan ng masaya at kompleto na pamilya ang mga anak ko. Huminga ng malalim si Regulus. Umamin ka nga, Criselda. Para lang ba sa mga anak mo kaya mo ginagawa ng lahat ng to? O para rin sa sarili mo? Dahil hanggang ngayon, ay mahal mo pa rin si Raven. Hindi agad nakasagot si Criselda at ang pagtahimik niyang yon ay sapat ng sagot para kay Regulus.
Napailing sa kanya si Regulus kapag Kwan ay binatukan siya nito na malakas. Kahit kailan ka talaga, napakarupok mo. Bakit nga ba kita naging kapatid kung mas marupok ka pa sa may-anay na kahoy? Pero kuya, pwede ko naman siyang pagbigyan ng isa pang pagkakataon, diba? Huminga ng malalim si Regulus. Ikaw ang magpapasya at ikaw ang masusunod. Puso mo yan. E buhay mo yan. Sino ba naman kami para mag-decide para sa inyo, hindi ba? At saka isa pa, nakapag-desisyon ka naman na nabigyan siya ng pagkakataon. Just don't say that we didn't warn you. But I still wish na maging masaya kayong pamilya. Niyakap ni Criselda ang kuya niya at paulit-ulit siyang nag-thank you dahil lagi itong nariyan para sa kanya. Para damayan at suportahan siya sa lahat ng pasya niya sa kanyang buhay. Katulad nga ng pinangako ni Raven ay ginawa nito ang lahat para mabilis na gumaling at kahit na hindi pa man ito tuluyan na gumagaling ay bumabawi na ito sa mga anak nila sa lahat ng pagkukulang nito sa dalawa. Inabot ng 6 na buwan para sa pagaling si Raven at doon ay kay Lance na rin mismo nanggaling na hindi na nito kailangan na dumepende sa gamot dahil bumabalik nito sa normal pero kailangan pa rin nito ng weekly check-up. At tulad din ng pangako sa kanya ni Raven, muli nga siyang niligawan nito. At ginawa nito mga bagay na hindi nito ginagawa noong mag-asawa pa sila. At hindi nga rin nagtagal ay muli niyang binigay ang matamis niyang oo kay Raven. Naging masaya ang kanilang pagsasama, lalo na at kasama nila ang kanilang mga anak na ubod ng kulit at napaka masayahin. Mas masaya sila ngayon na buo na sila. At kitang-kita rin ni Criselda ang kakaibang saya sa mga mata ng mga anak niya na kailanman ay hindi niya pa nakita noon. Talagang ang kapal din ang mukha mo para bumalik pa sa anak ko matapos ang lahat, ano? Talaga bang wala ka na kaya ka bumalik sa anak ko, ha, Criselda? Kahit kailan ay mukhang pera ka talaga. Galit na sigaw kay Criselda ng ina ni Raven na bigla na lamang sumugod sa opisina niya, kasama pa si Entis. Nagkataon na nandito rin ang mga anak niya at sobrang takot na takot sila sa ina ni Raven. Una sa lahat, hindi ko binalikan ang anak niyo ng dahil sa pera niya. I have my own money. And I can buy your life if I want to. Nagkataon na walang kwenta at halagang mga buhay niyo kaya hindi ko kayo pag-aaksayahan ng pera ko. Pangalawa, mahal ako ni Raven kaya kami nagkabalikan. Kaya mas pinili niya ako. Mahal namin ang isa't isa at wala na kayo magagawa para muli kaming sirain at paghiwalayan. At hindi ko nahahayaan na muli niyong sirain ang pagsasama naming dalawa. Mariin din ang pagbabanta ni Criselda sa mga ito. At ito ang tatandaan niyo. Sa oras na guluhin niyo ulit kami, hindi ako magdadalawang isip na muling sirain ang mga buhay niyo. And I'm not kidding. Nagawa ko na yun noon. Kaya hindi malabong mangyari na magagawa ko ulit yun ngayon. Kaya mabuti pa, tigilan nyo na kami bago pa man ako mapuno sa inyo at magawa ko mga bagay na hindi nyo ibig maranasan. Tinatakot mo ba kami, Criselda? Tanong ni Entis. Sa tingin mo ba'y matatakot mo kami? Hindi ko kayo tinatakot, Entis. Nagsasabi lamang ako ng totoo. Nagawa ko ng sirain ang buhay ninyo. Nagawa ko na kayong pabagsakin ng ilang beses. Kaya mabuti pa ay magpasalamat na lang kayo na mas pinili kong maging mabuti at hindi na itinuloy kung ano man ang bala kong gawin sana sa inyo noon. Habang si Entis ay nananatili namang masamang tingin sa kanya, ang mukha naman ng ina ni Raven ay napuno na ng takot na mapagtanto kung anong sinasabi niya. Ang ibig mo bang sabihin, ikaw ang dahilan ng pagbagsak ng Satelya Group noon? Ngumisi si Criselda. Undoubtedly, I am the cause of your downfall. Our mom is scary, and you wouldn't like it when she's mad. And we're not kidding. Sad naman ni Trayvon, na sinang-ayunan din ang kakambal. So better leave us alone. Our dad is so happy now with us. At tigit na mas mabuti ang lagay niya sa piling namin. We can take care of him and love him more than the love that you can give him. So please don't act like you've been a good mother to our father kung iniwan mo lang naman siya noong mga panahon na higit kanyang kailangan. And you? Tinuro ni Trayvon si Entis. Please never show your face in front of us again. I know what you've done. And if you think I can't do anything because I'm just a kid, you're mistaken. Because I can do so much more. Let me remind you that I am a Vital
and I am more powerful than any of you. Mabuti na lang at mula noon ay hindi na ulit sila ginulo ng ina ni Raven. Marahil ay natakot sa banta ng anak niya na maging si Criselda ay alam na hindi sila nagbibiro dahil sa nalaman nila na siyang dahilan ng pagbagsak ng mga ito. Patuloy na din ang gamutan ni Raven dahil gusto nito na tuluyan na nga maging magaling para sa kanila. Saan ba tayo pupunta mga anak? Akala ko ba'y para sa school ninyo ang costume na to? Bakit parang malayo naman yata tayo sa school ninyo? Nagtataka na tanong ni Criselda sa mga anak. Follow us na lang po, Mommy, sagot ng kambal. Hindi naman alam ni Criselda kung nasang lugar na sila ngayon at nahihirapan na rin siya sa suot niyang wedding gown. Ang sabi kasi ng mga anak niya ay kailangan daw nila na magsuot ng wedding gown dahil family day nila sa school kaya maraming mga events. Pero tila nagdududa na sumama si Criselda sa lahat ng mga ito. Ganun pa man ay sinundan niya pa rin ang mga anak hanggang sa makapasok sila sa isang simbahan. Yes, sa isang napakagandang simbahan siya dinala ng pagsunod niya sa kanyang mga anak. Pagpasok pa nila sa loob ng simbahan ay mas lalong nabigla si Criselda dahil may mga disenyo ang simbahan na para bang may ikakasal. At ang magulang at malapit niyang kaibigan ay naroon din. Bihis na bihis at nakangiti na nakatingin sa kanya. At sa tapat ng altar ay naroon ang groom niya, si Raven, na nakasuot ng itim na suit na mas lalong nagpatingkad sa kagwapuhan nito. Good luck, Mommy! Sabi ng kambal sa kanya bago tumakbo sa lola at lola nito. Nagsimula nang tumugtog ang 1,000 years at nagtataka pa rin na nakatingin si Criselda kay Raven nang itingiti pa rin. Mabilis naman ang tibok ng kanyang puso at bagaman nagtataka ay naglakad siya palapit kay Raven. Anong ibig sabihin nito, Raven? Nagtataka na tanong ni Criselda na makalapit kay Raven. We are getting married. Sagot nito bago kinuha ang kamay niya. Don't worry. I have asked for your parents' approval and they all said yes. Gulat na gulat, iyon ang nararamdaman ni Criselda. Dahil kasabot din pala ni Raven ang magulang at kuya niya na nag-thumbs up pa sa kanya habang nakangiti. Sobrang masaya rin ang puso ni Criselda na kulang na lang ay mahulog na yon sa sahig habang ginaganap ang seremonya ng kanilang kasal. Nanunubig na rin ang kanyang mga luha at habang nagpapalitan sila ng mga vows, ay pareho nang bumubuhos ang kanilang mga luha. Mahal na mahal kita, Criselda. Mahal na mahal kita. At ipinapangako ko na ikaw lang ang tanging babaeng mamahalin ko. Hindi-hindi kita sasaktan at hindi-hindi rin kita lolokohin. Alam kong hindi ako perpektong tao. Pero pagdating sa'yo, ay susubukan ko na maging perpekto. Para sa inyo ng mga anak natin, ay gagawin kong lahat. Mahal na mahal ko kayo. Iyon ang pangako ni Raven habang patuloy na bumubuhos ang luha. Ngumiti naman si Criselda sa kanyang asawa. Mahal na mahal din kita, Raven Sotelio. Pangako ko na ikaw lamang ang mamahalin ko at gagawin ko rin ang lahat para hindi ka masaktan. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. At nang sandaling sabihin ang pare na sila ay ganap ng mag-asawa na puno ng palakpakan ng simbahan. Sa harap ng altar, pamilya ay kanilang kaibigan ay inangkin ni Raven ang kanyang labi. Masayang-masaya naman ang kanilang kambal na lumapit sa kanila at kinongratulate pa silang dalawa. Ang araw na yon ay isa sa pinakamasaya nangyari sa kanilang buhay at higit silang mas masaya dahil dumating ang araw ng kanilang kasal ang mga taong may malaking papel sa kanilang pag-ibig kabilang na si Dr. Black na kasamang asawa at anak na dumalo. Matapos ang kanilang kasal, ang akala ni Criselda ay hindi na ulit magpaparamdam sa kanilang ina ni Raven. Ngunit nagparamdam ito at humingi ng tawad sa kanila. Pinatawad ni Raven ang ina ngunit sinabi rin ni Raven na hanggang doon na lang yon. Dahil hindi na nito hahayaan na muli nitong masira ang kanilang pagsasama at pamilya. At si Antis, matapos ang kanilang pagbabanta, ay wala na silang balita kung nasa na ito. Ngunit alam nila na hindi na rin sila nito guguluhin pa. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!